Disclaimer. This video is for educational purposes only. Computer self-repair. Tips, tricks and solution. Do it at your own risk. Welcome to Ryan Tech Review. Okay guys, welcome back. Tapos na yung Christmas season, yung holiday natin. Okay, ngayon gagawa naman tayo ng laptop, okay? Itong laptop na to, okay, ito, pakita ko lang. Asus. Actually, nagawa na natin to, nag-upgrade ng RAM. Okay, ang reklamo naman daw ngayon is bigla daw na mamatay, okay? So, titignan natin kung anong problema kasi madaming pwedeng cause kung bakit bigla namamatay yung laptop or computer. Okay, ngayon yung customer natin, tinanong ko kung anong history bakit namamatay. Ang una sabi niya sa akin, nag-shutdown daw bigla. Yung unexpected shutdown. Tapos bigla nagpunta sa recovery. Tapos na-recover yata. Tapos pag sinasaksak, bigla namamatay. Tapos may sinabi din siya na parang nagga-garbage display sa ibaba. Okay? So, tatlong cause ang pwede natin mga trouble. Software, syempre, yung isa. Kung baka problema sa Windows dahil nag-shutdown siya, no? Unexpected shutdown siya. Or hardware, okay, sa GPU, sa graphics niya, yung video card niya, baka kasi kung nagga-garbage display yon, baka nag-o-overheat yung GPU niya. Okay? Pangatlo, pwede rin sa power source natin. Baka hindi stable na yung adapter. So, titignan natin. Observe natin muna para malaman natin kung anong mga possible steps na gagawin natin. Okay? Ito, on natin muna. Okay. Ito yung laptop. Saksak ko muna siya. Okay. On ko lang. On natin. Ayan, nag-on na siya. Okay, observe natin muna kung anong mangyayari. Hindi tayo pwedeng basta magbukas ng laptop na hindi natin alam kung ano talagang problema. Baka software base or sa adapter niya. So, kailangan natin makita kung ano yung nakikita ng customer muna tsaka natin i-assess kung ano pwede natin gawin. Tintin lang natin. Okay, ang oras natin is 3:47 PM. Okay, January 11, 2021. So observe lang natin, wala muna tayong gagalawin. Titignan natin kung after 5 minutes kung magsha-shutdown siya o hindi. Okay. Okay, yan. Observe lang natin. Okay. Natin na. Okay, ngayon,
balikan natin siya after 5 minutes. Okay? Titignan natin kung ano mangyayari. Kasi hindi ko nga pwedeng galawin basta-basta. So, kailangan kong makita yung ano niya, problema niya. Okay, bago ko galawin. Yun, yun na. Yan. Ito yung sinasabi niya. Kung nakita niyo sana rin sa video. Oo nga, nagga-garbage display nga siya kanina. Wait, sana makita natin ulit. Garbage display yun eh. Tingnan natin na. Iiwan ko lang dito yung camera para makita. Ma-replay ko din in case. Pa-focus ko lang dyan. Shutdown na siya. Okay? Ayan, nag-shutdown na siya. Ayan, nag-restart na siya. Okay. Ito natin siya, antay natin siya ulit. Mag-on. So, ngayon yung video natin nasa 6 minutes pa lang. So, probably mga 3 minutes. After 3 minutes, nag-shutdown siya. Tingnan natin, kanina 3:47, di ba? Tingnan natin kung anong oras. Para malaman natin kung anong ilang minutes exact yung nag-shutdown siya. Okay, 3:51. So, basic, ano, mga ano nga, 3 minutes yan. There was an error. Ito, may error na siya lumabas. There was a problem starting WinCom service DLL. Specified module could not be found. Okay, hindi kanina lumabas yan, di ba? Ayan, antayin natin ulit magpakita yung garbage display. In 3 minutes yan, siguro 54 lalabas yan. Focus natin dyan para makita nyo. Natin yung oras 3:53. Okay, anytime siguro lalabas na yung garbage display niya. No, no. Yan. Oh, nag-shutdown. Okay. Nag-restart na naman yata siya. Okay.
So doon sa error na yun, nakita nyo nag-restart. So yung garbage display na yun, kasi ano yung indication nyo sa GPU eh. Okay, so hindi ako dito sa may power supply niyan. Tingin ko okay naman yung power supply, pero sa GPU niya may problema, baka nag-overheat. Kasi biglang lumalabas yun eh. Ibig sabihin, may nangyayari sa loob eh, sa hardware. Okay, tapos doon naman sa error na yun, siguro dahil nag-shutdown, mag-i-error siya. So hindi ko alam kung dati pa yung ano na yun ha, kung dati pa yung garbage display na yun, hindi ko alam kung may history na yun. So gagawin natin muna ngayon, magre-reinstall tayo ng Windows. Okay, yun muna gagawin natin, kasi may sinasabi siyang error eh. So baka nagkukosyo na shutdown yung error na yun, kasi sabi nga ng customer, nag-shutdown siya unexpected. Okay, so magre-reinstall tayo ng Windows, ayusin natin muna yung Windows. Okay, tsaka natin titingnan yung hardware niya. Mag-download tayo ng Windows dito, tapos maghintay tayo ng 3 minutes. Tignan natin kung ganun pa din. Kasi hindi natin lo-load yung Windows eh, itong Windows na itong current Windows nyo ngayon eh. Yung operating system nyo. Ang ilo-load natin is yung ito, itong USB natin. Okay? Magta-troubleshoot tayo, troubleshooting ulit tayo. So kailangan ko malaman kung saan nanggagaling error, kasi hindi ko patatakbuhin yung Windows nya ngayon, papatakbuhin ko yung installer. Okay, walang tatakbo sa Windows file niya ngayon, kundi ito lang. Okay, testin natin. I-restart ko lang siya. Shut down. Okay. Tapos papasok tayo sa BIOS. Tingnan natin, baka delete. Okay, pag nag-restart na siya. Pag nag-black screen na, pindutin natin yung delete. Para papasok dun sa, ano, Windows. Ayan, pindutin ko na yung delete. Okay? Ayan, dito na tayo. So, ngayon, dito tayo sa boot sequence. Okay, boot option, Windows boot manager, add new boot option. Okay, skip natin natin ah. Boot option, Windows Manager Advanced, USB configuration. Lagyan natin tong USB natin ha, para ma-detect. Okay, tapos restart natin yung ano, discard changes natin. Yes, plus delete ulit. Pasok tayo ulit doon para ma-detect yung USB natin. Okay, ganyan tayo sa boot ulit. Okay, punta tayo din sa boot option niya. Ayan. Ayan yung Sony natin. Malis. Okay. So, ang boot option 1 natin, lalagyan natin is yung USB natin. Okay, ayan. Tapos exit na tayo. Save and changes. Save changes and exit. Okay, yes. So mag-boot tayo dito saan natin. USB.
Okay guys, hindi ako makapasok sa ano niya, sa boot option niya. Hindi ko alam bakit di ako makapasok. Okay, papakita ko sa inyo bakit hindi ako makapasok. Okay. Tuwing nagbo-boot ako dito sa USB, hindi niya tinatanggap. Okay? Hindi niya tinatanggap yung ano, boot niya. Okay, sige, i-re-restart ko lang ha. Escape ko muna. Windows 10 tab menu. Tingnan natin kung anong option meron dito sa tab menu na to. Memory diagnostic. Skip natin yan. Escape natin. Yan ha. Pupunta ako sa BIOS setting niya. Okay. Ngayon, dito sa may boot option niya. Yan sa boot. Okay. Ang boot option 1 natin is yung Sony storage, which is ito yun. Okay. So dapat siya magbo-boot na yan sa ano, sa USB ko. Tinesting ko naman tong USB ko sa ibang laptop, okay naman. Okay, save changes ko. Yan, save changes. Yes. Tapos save and exit. Ah. Yes. Yan, dapat yan magbo-boot na yan dito sa USB ko. Okay. Iniilaw lang siya, ayan. Pero hindi siya magbo-boot yan. Diretso siya dun sa Windows. Okay. So, di ba nagre-restart siya? So, ang gagawin ko, papatayin ko muna siya ulit. Okay. Papatayin ko siya. Tapos, on ko ulit. Okay. Delete ko ulit. Tapos, save and exit natin ulit siya. Pero tingnan natin muna ulit siya. Yung pa rin yan. Oh. Yan pa rin yung USB storage natin. Boot option 1 pa rin. Save and exit. Magre-recover na lang tayo. Titingnan sa F8 kung ano mangyayari. Yan. F8 yung pindut ko para pumunta tayo sa startup settings niya. Dito, ang gagawin natin is di-disable natin yung yan o, disable automatic restart after failure. Yan, nabubulol na ako. Okay. Yan ang ganin natin yan. Titignan natin kung anong error niya. So, nakalagay yan, number 9. So, pipindutin natin yung 9. Okay. 9. Titignan natin kung anong mangyayari. Nag-load yung Windows niya ngayon. Ngayon, ang ginawa natin, okay? Okay. Ang ginawa natin dito is dinisable natin yung laptop niya na mag-restart. Di ba kanina nag-restart? Pagka may error, nag-restart siya bait ng kusa. Ngayon, dinisable natin yun. So, probably, pag nag-restart siya, o hindi siya mag-restart, no, mamamatay lang siya, mag-blue screen siya. So, makikita natin yung error kung saan nang gagaling yung error na ngayon. Kasi hindi siya magre-restart basta-basta eh. Tulad nung una, di ba? Nagre-restart, magbablock, tapos magbo-boot ulit. So, ito hindi. Hindi siya magre-restart. Magbo-blue screen of death siya. So, makikita natin ngayon yung error. Kung saan nang gagaling yung error. Kung sa software ba, or sa hardware. Okay? Antayin natin yun. Hintayin natin yung ano na yan. Okay, yan pa rin yung error niya kanina. Ito yung USB ko. Okay, kahit itanggalin ko na yung USB ko. Okay. Yan.
Ayan na naman, nag-garbage na naman siya. Ayan, delete. Ayan. Oof, nag-restart siya. Actually, paano yan? Okay. Ayan. Okay. Taga natin kung mamamatay siya. Dito, bigyan lang natin ng 3 minutes. Okay. So basically, sa ibang version ng Windows, nagbo-blue screen yon. Yung gano'n, nagbo-blue screen of death yon. Pero dito, tingin ko nag-shutdown siya, tapos nag-on siya. So parang automatic on din siya. So titingnan natin kung ito kasi hindi tumatakbo yung Windows environment nito ngayon eh. So ang ginagawa lang niya is naka-safe mode lang siya. Walang tumatakbong files. Files ng Windows environment. So to observe natin siya. Kung mag-restart siya na, ito lang. Ayan, tulad niya nag-restart na siya. Okay. So gawin natin dito ngayon, F8 natin ulit. Okay. F8 natin. Ayan, nag-shutdown talaga siya. Okay, nag-shutdown siya. Ito, charging ano lang to eh. Charging indicator lang to eh. On natin siya. Kasi nag-shutdown siya. Bigla hindi siya nag-restart, nag-shutdown siya. On natin ulit. Okay, mag-on yan. Tapos F8 natin. Gano ata, dumiretso na sa Windows ulit. Tatry natin muna yung mga startup settings niya. Okay, papatayin ko muna ulit siya. On F8. Nagga-garbage display kasi delikado yun, yung garbage display. Nadediretso na naman siya sa Windows. Okay. Cut ko muna yung video, tapos babalik tayo sa may ano startup settings. Okay guys, nandito na tayo ulit. Ngayon sa mga option na to, hindi umubra yung ano yung number 9, yung disable. Okay. Titignan natin siya kung sa ano, number 3. Tingnan natin yung low resolution na yan. Enable natin yung number 3 na yan. Tignan natin kung ano mangyayari. Kung magre-restart pa rin siya. Okay. F number 3. Okay. Tignan natin ha, kung ano mangyayari. Thank you.
Parang ayaw niya ng low resolution. Wala siyang lumalabas na display. So normally baka may diferensya yung GPU na ito. Kasi sa low resolution ayaw niya gumana. Ayan ah. Labas na siya. Medyo matagal lang. Yan. Observe natin to ulit kung magsha-shutdown siya. Okay, yun lang naman yun eh. Kailangan natin observe kung saan siya nag-i-error eh. Okay, kasi kanina naka-high resolution yun. Yung by default, high resolution. Ngayon, naka-low resolution tayo. Titingnan natin kung anong mangyayari. Okay. Standby tayo lang. Test natin yan. So, normally, ano yan, 3 minutes, di ba, nagre-restart na siya, nagsha-shutdown na. So, titignan natin kung ano mangyayari sa low resolution, nabubulol talaga ako. Okay? Yan, titignan natin kung ano mangyayari. Yan, nagka-garbage display pa rin siya, oh. Yun. Yan siya. So, sa GPU nga tayo may tama nito. Ayan, oh. Pero nagagalo, oh. Naghang na siya. Okay. Ibig sabihin, wala tayong problema sa software. Wala tayong problema sa power. Ayan na mismo. Close up natin. Nakita ko sa inyo. Okay? Ayan ang problema niya. Nagga-garbage display siya. Ayan. Lahang na siya. Wala na. Kahit galawin ko yung mouse pad niya, wala na. Okay, garbage display, GPU problem. Okay, baka nag-iinit yung GPU niya. Okay, wait lang ha. So, dito kinakapa ko to. Kinakapa ko dito kasi dito yung pinaka-exhaust niya eh. Ito. Pinaka-exhaust niya. So, tinitingnan ko kung mainit. Medyo mainit na warm siya. Wala naman tayong halos ginagawa. Ano lang tayo, pa-restart lang tayo eh. Mainit siya oh. So, titingnan natin kung gagana siya sa cooler pad. Kung may cooler pad siya, titignan natin kung magre-restart siya. Okay? Wala ako ng cooler pad. Yan, nag-restart na naman siya. Okay, ito guys. Cooler pad. Susupply natin ng hangin yung pinakailalim niya. Okay, para baka kulang sa ventilation yung ilalim. Kasi nagiinit eh.
pinapansin yung ventilation niya. Okay. Close up ko lang ha. Pakita ko sa inyo. Ito, option lang to. Option lang itong ginagawa ko. Tinitingnan ko kung yan ah. Umikot na yung fan niya. Titingnan lang natin kung di siya magsa-shutdown dito. Okay. Yan, high resolution ulit dyan. Kaya mag full screen. Okay, sinuplen lang natin ang hangin sa ilalim para hindi masyado mag-init yung GPU niya. Yan, o-observe natin ulit kung magre-restart. Okay, wala tayong ginagawa. In-observan lang natin lahat kung anong nangyayari sa laptop. Observe lang natin, 3 minutes ulit. 4:40. Tingnan natin. Tingnan natin ulit. Napakulit yung camera natin para kasi nangangalay na yung kamay ko. Wow! Tingnan natin kung nakikita ba. Okay. Ano mangyayari? So ngayon, nag-observe lang tayo. Nagto-troubleshoot tayo. At the same time, ino-observe natin yung reaction ng laptop. Yung paano siya magre-react na mayroong cooler pad na may nagsusupply ng hangin. Yan na naman, nag-garbage naman siya. Nakita ko kanina. Yan na naman, nag-garbage siya talaga. Ngayon, may garbage na siya rito. Oh, start na naman. Okay. Yan na naman. Okay. So, ang pinakagagawin natin ngayon dito, okay, hindi ito super problem. Okay, lalong hindi to sa power. Ang problema natin mismo sa hardware tayo may problema sa GPU. Pero yung last time nag-install tayo ng RAM dito eh. So, ito medyo matagal na rin to kasi sira-sira na din yung keyboard nito eh. So, may mga keys na rin na hindi gumagana. So, ngayon testing lang natin, tatanggalin natin yung RAM na in-install natin. Although itong laptop na to, capable siya hanggang 16GB. Okay, hanggang 16GB. Normally, wala siyang kinalaman sa GPU kasi actual tinulungan pa natin yung GPU niya na magamit yung dedicated na memory ng GPU niya kasi meron tayong nilagay na 8GB RAM. So, ito total tong 9GB. So, mas kumbaga dapat mas maganda performance niya kasi hindi na siya kukuha ng shared memory sa RAM natin. Hindi na mahirapan yung GPU natin. Okay? Pero gagawin natin ngayon is tatanggalin natin yung RAM. I-install natin na 8GB tapos observe natin ulit. Okay? Rasin ko muna. So, tanggalin ko din na muna ito kasi wala na rin itong, hindi naman siya nakatulong. Okay. Ito yung RAM na
Kinabit natin. Ngayon, may built-in tong RAM, di ba? Kung naalala nyo sa last episode natin, may built-in na RAM to eh. So, yun ang gagamitin natin muna. Testing lang natin. Ano mangyayari? Ngayon, nagbubot na siya. Ito yung RAM natin ng sa tingin. Okay, hindi ko na kinakat yung video ha, kasi ayoko rin mag-edit na mag-edit eh. Gusto ko yung ginagawa natin video is live as possible, no? Yung makikita nyo talaga kung anong nangyayari, hindi ko kinakat para hindi rin kayo magduda, baka sabihin nyo. Para at makita nyo yung the whole process ng pagre-repair, pagto-troubleshoot. Kasi mahirap pag kinakat natin yung video tapos hindi nyo nasusundan. Dahil puro cut, puro edit. Ito hindi ko ini-edit kaya medyo mahaba. Pero at least may matututunan kayo. Yun naman yung purpose nung channel na to eh. Matuto kayo mag-troubleshoot ng laptop. Kasi pag in-edit-edit natin, mag-i-skip lang tayo na mag-i-skip. Hanggang sa matapos na yung tutorial, wala kayo natutunan dahil tapos na. Kaya naka-high resolution pa rin siya oh. Tignan natin kung ganun pa rin yung problema niya, yung garbage display pa rin. Lamok ka. Ginagawa mo! Tingnan natin anong mangyayari. Mahirap kasi pag GPU yung problema eh. Ano na yun, sooner or later, bibigay na rin ng laptop eh. Kasi isa siya sa component ng laptop eh. Sa main component ng laptop yung GPU. May solution naman dyan. Pwede natin i-reflow. Okay, pwede tayo mag-reflow. Kaso nga, ano pa rin yun? Siguro in time, babalik pa rin. Kasi nga, may diferensya na siya. Tapos pwede rin natin lagyan ng thermal paste para dagdag ano lang siya para mag-absorb ng heat papunta sa heatsink. Kasi dry na yung ano niya, yung thermal paste niya, tuyo na. Hindi na nagko-contact dun sa heatsink, hindi na natatransfer yung init ng GPU chip. So lahat yun, natin, tatry natin lahat. Ngayon, observe muna tayo syempre. Close ko na to ha. So far, so good. Wala pa nangyayari.
Linisin natin tong RAM. Yan, wala pa rin nangyayari, oh. Okay naman siya. So far, so good. Observe lang natin. Natin yung oras, guys. Ito. Natin yung oras niya. 4:50. So, hindi walang nangyayari, oh. Ganun pa rin. Okay. So, dapat dyan, ano na siya, nagka-garbage display na, pero at least, hindi siya nagka-garbage display. So, possible, itong memory na to, ayaw niya tanggapin. Pero bakit? Yan ang tanong dun. Eh, pareho niya to ng ano eh. Pareho niya ng speed to eh, oh. 1,600. 1,600 ang speed niya. Okay. Balik ako after 5 minutes, ha? Para hindi masyadong mahaba yung video natin. A few minutes later. Okay, guys. After 5 minutes. Oh, ano na yan, oh? Actually, hindi lang 5 minutes yan. Ayan, 4:57. So, ganun pa rin siya, hindi siya nag-shutdown. So, ang gagawin natin, i-reset natin tong memory na to. Okay, kakabit natin ulit. Baka nauga or madumi yung slot. Okay? Sa-shutdown natin to muna, tapos i-reset natin tong memory, tapos te-testing natin ulit. Okay? Shutdown ko muna. Balik tayo, guys. So, lilinisin ko muna yung slot niya. Ito yung memory niya. Kasi baka madumi. Okay. Re-reset natin itong memory. Pag na-reset natin ito, tsaka natin titest ulit. Okay, hindi ko muna siya tatakpan. Wait lang, ha. Ah, charge. Pasok natin yung charger. Okay, tapos lang na ito. Tignan natin kung anong magiging effect niya. Observahan natin. Okay, ko muna ulit dito yung camera. Thank you.
Aray. Aray. Ginagawa mo. Ngayon ito, nakabit na natin. So, observe natin ulit siya. Five, normally, 3 minutes kanina, di ba? So, antayin lang natin siya. Hindi natin kakat yung video ngayon para makita natin kung... Ay, oo. One minute na. Yan, wala nangyayari, oh. Ano na, 2 minutes na. Ah, 2 minutes na, wala pa rin nangyayari. Oh, 3 minutes. Normally, within 3 minutes, nagre-restart yung laptop. Ngayon, 3 minutes na hindi siya nagre-restart. So, ang oras dito is... oras dito is... ano na? 5:06. So, standby natin siya hanggang... 5:10. Okay? Hanggang 5:10. Tingnan natin kung mag-shutdown siya. Habang naghihintay tayo, papakainin ko muna itong tusa kong maingay. Wait. Wow! Five o seven na.
Yan, 508 na. Okay. Hindi na siya nagga-garbage display. Okay. Yan. 508 na rito. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, i-restart natin yung computer. Tapos, antay tayo another 5 minutes. Pag ganun pa rin, okay na tong laptop na to. So, gawin natin muna. Restart natin. Same. Five, 10. Okay. Hanggang 5:15 natin. Standby natin. Okay. Kakat ko muna yung video. Okay? Babalik ako after 5 minutes. Okay? Para hindi masyadong mabay yung video natin. Kasi nakita nyo naman yung una kanina eh. So, ito, ano na lang to eh. Wrap up na lang to. Para tingnan natin kung babalik o hindi babalik yung error. Okay? Okay guys, so 5:15 na. Okay, ganun pa rin siya. Okay? So, i-close ko na lang to. Okay. So, ang naging problema niya, di ba, is yung sa RAM natin. So, baka nakalog yung laptop. Kasi binibit-bit sa bagyan. So, baka na-misplace yung RAM niya. Kasi normally, sakit naman ang laptop yun. Pag yung nalalapag, nakakalog yung laptop. Okay, nakakalog yung RAM. Tapos, pwede din yung madumi yung slot niya, yung nilinis natin kanina. So, buti na lang, hindi GPU. Okay? Buti hindi GPU yung problema kasi malaking problema yung GPU na yun. Magastos pati. Okay? Ayan, kuklose ko na lang to. Okay na to, sasolid natin sa customer to. Okay? Medyo mahaba yung video kasi troubleshooting to eh. So, normally hindi ko kinakat eh. Kaya sana may natutunan kayo sa pagtatroubleshoot ulit ng laptop regarding sa pag ganun yung sequence ng error. Kung pag naka-encounter kayo ng ganung error, subukan nyo yung RAM, baka ganun din yung problema. Yung garbage display or ano man. Okay? Merry Christmas at Happy New Year. Okay, like, share, and subscribe. Okay? Hanggang sa susunod. Peace out.